talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programang Tinig ng Bayan. Adlaong Martes na kita. Kumusta? 16 bulan sa Marso 2021. Ako ang partner na si Kabong Ponyo. Og kami nag-imbita ka ninyo banin yung atong programa nga Tinig ng Bayan atong hisgutan ng perting daghan na kayo nga mga hisgutanan ato lamang kinitag sa tagsaon mga katinig no? Kay daghang makay mga panghitabo ang mga good news niabot ng dugang mga bakuna gikan sa kining AstraZeneca COVID-19 na vaccine no? Kagahapon sa probinsya sa Cotabato niabot na og ubay-ubay pod ang mga niabot mga katinig at least doon na nay mahatag nga bakuna sa tong mga frontline na health workers no. Maghinaot kita nga kini makatabang aron na mukunhod na ang kaso sa COVID-19 4910 AstraZeneca vaccine na doses ang niabot kagahapon. So oo. Dere sa naasoing ihap mga katinig 10 vials ba ang kadausan niini unsa bang sistema sa naasoing bakuna tagpila ba ka o tagdag duha ka doses no ang ginahatag sa matag individual pero dito sa 10 vials pila ka tao ang maturukan niini but anyway ato nang ubay-ubay nga hisgutan no. Pipila pod sa mga panghitabo kagahapon na naghimo og kining pagbarikada kining mga tag-iya sa Utah diha sa may 710 hectares no nga kung nga di nasa nag-operate kining Energy Development Corporation sa may Ilumabis diri sa Dakbayan sa Kidapawan tungod kini sa ginapangayo nga 20% royalty share sa mga nanag-iya sa mga yuta ngadto sa Manubo Apo descendant o Manubo Apo descendant of ancestral domain o kining madagma oo kini mga katinig ilahang internal problem sumala pa no nagpamahayag kagahapon ng ADC nga nagpatunga sila o sa nahitabong dialogo between dito sa mga claimant o sa madadma o apil po ng NCIP kagahapon na po dito pero kadyat atong unahon mga katinig isgutan kining pag-abot sa bakuna o kay daghang mo po na naghulat daghang po nagduha-duha nga magpabakuna pero mas maayo nga atong higsugutan kini. Nasa linya sa itong komunikasyon si Board Member Philbert Malaluan, spokesperson ng Incident Commander sa Cotabato IATF. Board, good morning si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Sir Loy, good morning. Kapwa, Cotabato News. Magandang balita kahapon po. May dumating tayo na vaccine sa Cotabato Province. Yung dati, Sinovac, 441 bottles of doses, vials and doses. Kagahapon kay AstraZeneca made in the UK, 491 vials, 10 doses per vial. So, taba ni para sa 4,910 ka mga benefits. Ah, okay. So, 410 vials lang di ay. So, buot sa 491 vials. 10 people per vial. Kaya AstraZeneca, isa ka vial, 10 ka tao. Ah, okay. At least kini siya naklaro kay ang pagsabot nako 4,910 vials ang niabot. So, kasi ang Sinovac po, single dose kila per vial, ang AstraZeneca 10 doses per vial. Okay. So, giapod-apod ni sa probinsya sa Cotabato Board no sa sigun sa plano
tagpila, halimbawa dire sa Kidapawan City, pilang ang kabayal sang mahatag dire. Ang well, that one, sir, is naging na po'y priority na sectors. Naging at task na one letter A, ibig sabihin mga nagatrabaho ng mga hospital, ng mga frontline healthcare workers. Kahit kita mang go ang highest risk, so kita ang dapat unahon. So, kining 4,910 doses, tama na ni para ma-vaccinate ang tanang nagatrabaho sa mga hospital sa Cotabato Province. Apan ang sunod, sir, ang mga katrabaho sa TTMS, Temporary Treatment Monitoring Facility, gina-admitan o positive, pero din ng mga ospital. Tapos, ang sunod, mga City Municipal Health Office, and then mga BHRs na taapil ang mga kapitan o mga BHW. Kanun saan sila matagaan? Until merong darating, sir, kasi ang Cotabato Province at saka lahat naman ng probinsya ay naghihintay lamang ng darating na bakuna galing nasyonal. Kita maski natay kwarta nga gigahin, lumang gihapon sa makadirekta o palit sa AstraZeneca or any other company sa vaccine, it's because buagi gihapon ka na sa national government. Since nga ay global shortage na karon, nagpasalamat kita, nila ay nag-abot nga medyo dagandagan karon unta magpadayon ang pag-abot sa anika nagsang na vaccine. Kining mga nag-abot nga vaccine, unsa sa donation pag-ihapon nino? Dili paligipalit sa national government? Ang donation lamang, sir, ay yung initial na Sinovac, 600,000 doses na nakakuha ta. Kining AstraZeneca, kay gikan na ni sa COVAX facility, World Health Organization. So, naray bayad ni, ang World Health Organization ang nagatapok ani mga stock o nakadawat ta o bahin gikan sa COVAX facility. Okay. Pero may bayad ni. Usually, sir, unsa ba'y kalahian sa COVAX o kining... Sinovac nga unang gihatag diri sa AstraZeneca nga ipangapod-apod karon. Yes sir, ang Sinovac kay gikan China, ang AstraZeneca kay gikan UK. Pero akong i-remind ang katawhan mas kilahi ang action ni ana. Basta Sinovac imong na try sa una nga dose, sa second dose imo Sinovac na pod dayon. Same with AstraZeneca. Kay nailahi ang mechanism of action, but still, it still makes you immune against the COVID-19 virus. The best thing to do, sir, is, since di mo na makapili kung unsa nga brand na vaccine, depende sa kung sa muabot ang muabot na vaccine, ang atong advice sa katawhan, kung unsa ang vaccine na muabot, that is already the best vaccine for you. Halimbawa po ako, kung matsambahan nga Sinovac, made in China, ang vaccine nga matukas sa ako, ako willing ko mupirma ko dayon kay sure ko niagi naman na sa regulatory body kanang mga vaccines na. Unsa component nini kay ingon sa mga pipila ka mga eksperto lahi ang component sa Sinovac nga gikan gid mismo sa virus sa COVID-19 virus unya kining AstraZeneca sumala pa protein lamang kini. Yes, lahat ng components nila ay iba-iba but still they still pass through the regulatory bodies. We can discuss naman po, sometimes ang iba mRNA, ang iba spike protein, ang iba adenoviral vector, ang iba inactivated vaccine. But still, the mechanism of action is dina-trigger niya ang imuhang lawas once na masaksak sa imuhang lawas na siya. Dina-trigger niya imuhang lawas na mag-create ng antibodies. Ang antibodies, kana ang imuhang mga panlaban kung in kaso na imo atake nga vaccine ang mga virus sa future. Kung naan na kaya antibodies against the COVID-19, in kaso nga naagay COVID-19 nga malanghap ka sa sugod, naan na kaya antibodies ka nun. So, bilin na ka ma-positive, ma-immune na ka compared to the COVID-19 virus. Nevertheless, sir, whatever mechanism of action ng kahit anong brand na darating sa'yo, lahat po yan ay dumaan na sa ating mga stricto na vaccine experts panel and Food and Drug Administration ng mga regulatory bodies. So, ang atong advice lang sa katawhan, once na naabot na sa ato ang probinsya, nanay experts na nag-recommend anak kay President, ipalit na ni President, ipasa na kay Governor, gikan kay Governor, ipasa na po sa Mayor. So, safe and effective ka na bakuna, liban sa libre pagid ka na para sa tuwa. What if pa kay priority man nga tagaan ni Iniborn ang ato ang mga frontline health workers? Kung ang isa ka frontline health worker, adunay history nga naka-allergy siya, no? Either sa pagkaon o sa mga tambal,
Unsa na siya? Dili na siya tagaan. Narito po ang mga contraindications kada mga dili tagaan. Una yun kada mga 17 years old pababa, bata, kay kulang pa ang clinical studies abahin sa mga bata. So last na sila. Sumunod kada mga sobra katigulang, mga 8 years old, kapila na na ICU, kapila na na operahan. Pero kung ikaw na tao, nga nalang kay maintenance sa alta presyon, diabetic ka, maski ginadialysis pa ka, pero kaya pa naman nimo bakunahan gihapon ka. Regarding allergy naman, sir, bababa masyado ang chance na magkaroon ng allergy. Wala pa ganit tayo na report ng allergy na big time because of the vaccine. Because ang mga vaccine natin ngayon for COVID-19, hindi naman itinubo sa mga itlog. Wala naman component ng itlog at yun usually ang cause kung bakit nagkaka-allergy sa polio or HEPA vaccine ang karamihan dati. Nevertheless, kung naka-allergy ng gamay, pwede gihapon ka bakunahan. Liban na lang kung ikaw itong klase sa tao na naay severe anaphylactic reaction. For example, makakaon lang o gamay nga peanut butter, isa ka kutsarita, kay mamaga na ang lawas, naglisod na o hinga, ma-oxygen na. Kana ang klase sa tao na medyo question mark sa. Pero kung naka-allergy like, hipon, mukhaang kaghipon, murag mga tulka, o mamula lang imong lawas, okay rana, pwede gihapon ka i-bakunahan gihapon. Pero kinigilipasabot gihapon dito sa mga bakunahan? Ah, yes sir. Because meron din tayong komitiba ng information, drive, and communication. Parehas na ko sir na ako managahead ang Committee on Information, nagapauna na tag-adto sa lahi-lahi ng barangay. It's because daghan kayong tao ang diskumpiyado kaya wala bang sila kasabot good regarding the vaccine pa. First time bang yun yung COVID vaccine. So, liban sa atong information drive, sa adlaw mismo na naanay appointment date, na sila mismo ang bakunahan na, naagihan po 30 minutes na ilang tanawo ng audio o video clip. Kaya naapag yung open forum pagkatapos, tanan nga gusto pag yun nila ibuhos, wa pag yun na natubag sa ilang pananaw, naapag yung mga counselors na mag-counsel sa ilaha. Aside from that, dili ni pareha sa ordinary na vaccine na to, na required sa kanan, kini na ay consent form. So, mupirma ka. So, kinahanglan, kumbinsihon din ka sa mga counselors na magbakuna sa ato ang consent form bago ka nakagaan ng vaccine. So, pwede musulti ang usa ka frontline na health worker nga dili isa sa magpabakuna tungod sa iyahang situation. Kung halimbawa, nakasinati sa mga, mga allergies. Yes, sir. So, sa tanong nga tao, sir, sa screening, tanggal gyud ang mga bawal gyud do, number one. O number two, tanggal gyud ang mga modili sa dili mag-respeto man ta sa ilang choice kung modili sa sila. Pero kung modili sila, sir, bababa sila sa priority. So, for example, kung naana ka sa first priority karon, dito ka bababa dito sa lowest na podcast number. Labi na karon nga perfect kagamay lang ang vaccines nga nag-aabot, sayang ang chance. Labi na kung high risk ka nga klase ng tao like frontline health worker, ang mubaba gid ang sayang kaayo ang chance sa mubaba ka sa list ng priority people. Sa mga dunay asthma o mga asthmatic person, pwede ba gyapon tagaan ani board? Yes sir, lahat ng may comorbidities okay lang even kung senior citizen sila. Except na lang kung sobra 80 na siya and then grabe kadaghan na gid siya na operahan o na-admit. Nevertheless, sa screening area na to, sir, naa may doktor nga nagatan-aw o naay mga nurses nga pwede kataas ang questionnaire. I-refer man gid ka sa doktor kung medyo daghan-daghan na gid ka nga check dito sa listahan. Dito pa lang pagdaan sa barangay habang ginabaster listing na nag-pre-planning na mabalista na po din akong kinsa ang tao na medyo daghan-daghan na ang problema daan kaya pwede po i-screen daan sa barangay sa mga doktor na gikuha sa gobyerno. Board, katong muna unang gihatag Sinovac, kumusta? Humanabatanan? Nabakunahan na batanan mga beneficiaries nini? Yes sir, sa Sinovac nga 441 nga gilista naigilista nga 441 nga empleyado sa upat nga ospital. Sama sa Kinapawang City Hospital, sa Mlang District Hospital, taga Mlang District ang unang nabakunahan si Dr. Lilian Roldan, sa Pisante Hospital of Midsayat, then sa Mindanao Cancer Hospital of Kabakan. 441 employees na ay nidili, sir, because of religious reasons, yun ang sabi. Na po ay nidili because nag-usap muna sila pamilya na dili sa daw siya magpabakuna. So, ang nabakunahan lang, sir, 423 out of 441. So, ang
rate ana sir is 95.9% or 96% kana ang pinakataas na rate sa tanan sa Region 12. Kay pareha sa Cotabato City sir, daghan kay bakuna nga gihatag sa ilaha pero 31% lang ang nagpabakuna kay diskumpiyado pa. Ang ibig sabihin nito, mataas masyado ang vaccine confidence sa Cotabato Province. Ibig sabihin, effective atong information drive na kumbinsi na to ato ang mga empleyado na magpabakuna kay naa na ang libre nga bakuna sa ilaha. Ang ibig sabihin din po dito, at least dako ang ato ang salig, whatever the vaccine na darating from the government na magpabakuna kita, og nindot ni nga atong ma-advertise sa katawhan nga ang ato agad ng mga frontline health workers are good examples. So whatever available vaccine na darating, magpabakuna gid dapat kita. So unsay nitabo dito sa sobrang nga bakuna, gihatag na lang sa lain? Ang sobrang nga bakuna, sir, is nakalaan man dapat yun para sa mga hindi nagpabakuna. So pag-abot sa gahapon sa DOH 12, ako mismo ang nag-endorse sa ilaha na kasilyo na po sa box kay ibalik na usab dito sa DOH 12. Apan, ang DOH 12 na po ang mag-evaluate na po sa ato ang subsidy list kay may priority number. Ingon nila, murag ibalik nila sa ato pero para na po sa next priority. Amo to akong giingon ganina ng mga empleyado sa temporary treatment and monitoring facilities. So sayang, no? Kung mauna ang sitwasyon, dili ba magka-problema kita? Kay siyempre, mao gani paspasay ang pag-distribute kay para naay ginakuan nga oras sa pag-transport ni ini. Actually sir, in Cotabato Province gamay lang to kasayangan, 18 lang to kabuok. If you compare to Jensan na libo yata ang hindi nabakunahan, hindi nagpabakuna. And in Cotabato City nga hundreds ang wala nakapabakuna. Sa Cotabato Province maliit lang yan. Kaya lang po, naalay gito yung dinaklaro ang DOH, lisod ng good lang 18, ipasa na lang nila sa atua and then kita na magbuot kung kinsa ang tagaan. Labi na nga gamay ang supplies. Dagan ang magreklamo mo, ingon nga pabor-pabor, mo ingon nga ginegosyo na mo. Ang muna kami, nagasunod mo sa sistema, ipasa din na mo balik sa DOH gihapon. Kaya, kay ang DOH, salig nung kami ibalik po sa amua. So, ang gusto lang nila masigurado, makount lang din tama ang vaccines ng mga tag. So, dapat kung katong mga ginasubmit ng mga listahan, kato na sila ang 100% nga dili na sila mag-decline inig-abot sa bakuna. Kay sayang man, no? Unta, nakalaan na ni para sa 2 other eh, pagkatapos mabalik pa, di ba? Yes, sa tanan nga mga LGU sir, ana man ang ato ang target, pero wala gyud LGU nga tanan nga gihatag kay nabakuna gyud sa tanan. It's because lahi gyud ni sa polio o HEPA vaccine nga pwede kataas na ang clinical trial 10 to 15 years bago na aproban. Unlike na COVID vaccine, wala pa 1 year na aproban na. Kaya naay consent form, naay gamay nga risk, og naintindihan natin na ay choice ang tawo. So, amo na ginapasabot pato sa tawo kung naanagin vaccine o ikaw naging na pangalanan na mudawat aning vaccine, pirma na yun para madawat na nimo ang vaccine. Board, salamat kayo sa higayon na gihatag nimo ni atong programa og mayang buntag. At your service po. Thank you so much po. Mga katinig ninyong debate, si Board Member Philbert Malaluan, ang spokesperson o incident commander sa IATF Cotabato. Sayang no katong gibalik nga bakuna bisan pag pila ra to kabuok pero kung nahatag to sa uban pang mga nanginahanglan nga gusto o interesado ni ini sayang pa pero damay ginasunod gud nga sistema mao ang kinahanglan ibalik na lang dito sa regional office. So, ang isa sa mga ginalantaw man gud ato ini mga katinig kay adunay oras no sa pag-transport sa naasoy nga bakuna kay dili man siya ordinaryo kinahanglan ang temperature ani nga ginasunod no masunod gyud dapat mao gani na siya adunay vaccination center nga ginabutang dili susama sa mga naunang bakunang ginahatag sa mga bata sama sa anti-polio nga pwedeng talon bisag asa kini dili sa isa ka lugar lang gyud pwedeng himuon kay nagadepende po ni sa temperature no o sa kainit og kabugnos panahon. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:23 na ng atong oras aron na mas makasiguro kita nga kanunay himsog at gyud himuon mga katinig ang healthy lifestyle ug apil nato sa pagtumar sa mga food supplements sama sa Yaki Herbal Capsule.
Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo, taga Pinamangkulan, Butuan City, sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, ang gawa sa resulta sa biopsy nga, papillary carcinoma. Wala ko lang na panahuna, kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Unya mo to pag gawa sa resulta, natingala ang doktor, ngano daw nga, kung sa hitabo, ngano hinigatip pa ang resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mao ang pagbuhi og mga kahayupan pinaagi niini. Matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3 ug probiotics nga makapapaspas sa pagdagko ug pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galon nga tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, unsa pa inyong gihulat? Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga agri-vet stores sa inyong lugar. Alang sa inyong mga panginahanglanon sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuban pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Makit-an kini sa Duverlinks Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendra Stream, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:27 ng atong oras kagahapon, no? Wala makasulod sa ilahang gitrabahuan kining mga empleyado sa Energy Development Corporation diya sa Baybarangay Ilubabis, mga katinig, tungod lagi sa pagbarikada sa gatusan ka mga miyembro na nag-iya sa mga yuta, no? Diha sa may 710 nga ektaryang sakop sa operasyon sa EDC. Og kini sumala pa sa mga landowners sa gusto nilang ipaabot ang ilahang mga mulo ngadto sa gusto nilang makuha ang 20% nga royalty share, no? Kay sumala pa mga katinig, gina-download sa ADC ang 20% nga royalty share ngadto sa Manubo Apo Descendants of Ancestral Domain of Mount Apo o Madadma. Oo, so pila ba ning 20%
5% nga royalty share. Kung imong pag-alantawan mga katinig, nasa more or less sa 7 to 8 million pesos, no? Ang gina-download sa EDC ngadto sa Madadma. Karon, ang ingon sa mga nanag-iya sa yuta, 116 na landowners, wa nila kini nadawat. So hinungdan na pugos sila nga harangan ang dalan og didto para madunggan ang ilahang tingog paminahon sila sa ilahang mga demand. So kagahapon po gipahigayon dayon no ang dialogo tali sa Madadma sa mga landowners og naapod ang mga opisyal sa National Commission on Indigenous People so NCIP og aduna po ipagpaklaro ang EDC nga kining naasoy nga problema dili ni sa ilaha kung dili between sa Madadma o sa mga landowners no nga naga-claim og 20% nga royalty sharing og kini gipahigayon tong naasoy nga dialogo in fact na po nang atuang city PNP didto og nahisgutan ilahang napagkasunduan sumala sa tribal leaders o mga tribal chieftains sa Madadma doon na sila win-win solution no alang adto sa 701 na hectares ng ancestral domain o kini ilahang na pagkasunduan na sabutan mga katinig nga instead of 20% nga royalty share ginaog ganto sa 15% na lang no ang gipangayo sa mga landowners unya pipila po sa mga nakasabutan ang pag-open account no sa bank sa bangko sa mga landowners og paghimo og mga project design og mga proposal aron magamit katong 50% nga ilahang share mga katinig. So mao ni ang pipila ka mga nakasabutan at least no wala na human ang adlaw na resolba na ang naasoy nga problema sa tuang nga mga kaigsuunan diha sa may parte sa Ilumabis. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:31 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuhong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Garlic Plus. Palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium. Muapag pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manu ug bibe. Baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Himsog na o wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini. Kuan mangguni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig ospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko, ini kumagligo akong painom maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka. Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox
Antibiotic Tablet. Proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itya, naka-aper sa gadaan, Baroy. Lanaw. Kung sa may muhang na experience sa paggamit ni mo sa panamog, sir? Ako na-experience sa paggamit ako sa panamog. Katong manok na kong gisipon ba din, wala aming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghahapon, yung kaon din siya. Dahil hindi pa tumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka, adlaw ra kayo siya din. Nauli ano siya, gupag yung naong ito. Burot na. Burot ang naong ito. Sayang kayo talaga yun. Daghang tambal yung kiyan. Kung saan tambala, sir? Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, guys. Parehas ako sa mga beginners. Payo, guys. Okay. Epektibo kayo. Epektibo kayo. Panamox. Antibiotic tablet. Mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:33 na atong oras. Padayon kita na itong programa nga Tinig ng Bayan. Problema sa gihapon, sumala pa, no? Kining kakulangon sa supply sa karneng baboy o manok. Actually, dili lang dili sa probinsya sa Cotabato, kundili sa tibok nasod o sa kauluhan. Kaya tungod lagi sa epekto daw sa ESF. Pero dili sa probinsya sa Cotabato, mga katinig, adunay musod nga dakong nga kumpanya, no? Nga kung nga diin makatabang sumala pa sa production sa manok o baboy sa tibok probinsya. Kay kagahapon sa gipahigayon nga meeting, uban si Governor Nancy Catamco o si Mindanao Development Authority Chairman Manuel Emmanuel Piñol o mga investor, pamahayag ang mga negosyante, no? Ang Charin Pokpan Foods o CP Foods o ang Ali Agri XM Groups nga sumala pa, magbutang sila o ilahang faulty farm, no? Diha sa may Banisilan, usab ang kining Ali XM Agri Groups, magagahin upod o 250 million nga investment, no? Nga isuod sa Banisilan na mga katinig o para kini mag-aabli sa dugang negosyo o kabuhian, panginabuhian sa atong mga kaigsuunan. Oo. Kini makatabang og dako mga katinig kung ma-implement, pero ang pangunta na kanusa. Oo. Sa bagay ang manok mga katinig, dali lang man pa dakoon. In fact, 45 days lang, no? Ang kanang broiler, 45 days lang na siya. Pwede na nimong ihawon mga katinig, kay perti na nang tambuka. So, kana siya, dakong tabang kung ma-implement. Ang importante nini, adunay mga pagpatuman sa naasoy nga proyekto mga katinig. Samtang sa pikas sa bahin, dito nga nilabay nga mga bulan, problema kita sa tubig, pero aduna na yung mga solusyon karon nga napatuman na kay kagahapon. Gipahigayon ka itong groundwater source development, ang tawag na ini, murag kining nahuman na itong naasoy nga aktividad, no? Mas maayos siguro makiginabi kita mga katinig sa MKWD kay katong naasoy nga reservoir, no? Ang nahuman na ba ni? Pwede ba magamit na ni? Oo, o gisugdan pa lang. Nasa linya sa itong komunikasyon na si MKWD Assistant General Manager Engineer Sandy Alquesa. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. Good morning sa itong mga listeners, no? Sa ito ang sikat na programa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning sa tanan. Oo, may buntag sir. Kining development karon sa pagbutang og kining reservoir ba diya sa may magsaysay. Unsay update ni sir? Oo, actually ubay-ubay ni akong i-update sa mga sir Loy, but since yun na nimong pangutana ang magsaysay. Mm. Ang magsaysay manggod nga production well is usa ni sa to mga projects under Lua IDB funds, no? So, kung may numduman ninyo itong mga previous interview na to Sir Loy, nag-take off na yun ang ato ang mga pipila ka mga projects. Ang magsaysay is usa lang, ana, no? Ang ato ang production well. In fact, sabay ni ini ang ato ang manubuan nga production well o dito po sa Bulacanon production well. So, tulo ni siya kabuo
nya ubay-ubay ni ang ato mga reservoir, Sir Loy, no? Aduna kitay reservoir diha sa Barangay Perez, 1,300 cubic meter capacity. So karong pitsa 24 apo nang inagurahan, no? Og aduna pud kitay mga reservoir dito sa Marbel, Barangay Marbel, sa Kalaisan, sa Talon-Talunan sa Makilala, sa San Vicente sa Makilala lang gyapon, ug sa Magpet, no? So aside ani Sir Loy, daghang kitag mga linya pud nga implement ongoing karon, hantud ni siya for the next 2 years kay kani manggung ato ang luwa ADB Financial Assistance Funds, ni kabat ni siya og mga 560, no? Ang 10% ani is equity sa office. So kung solution ba ni siya sa ato ang mga kulang sa supply sa tubig, definitely Sir Loy, no, kay mga 60% na inaaman sa sources development, Sir Loy. Oo. So kano sa ang target, mahimong operational laki ni sir? Ang kuan, ang dili man siya dungan, Sir Loy, no, kay murag kani nga tuamang kung nature sa mga projects sa water district is kanang prerequisite of the other, unahon sa ginato sa taas papaba. So ang first kid na ito nga mag-operate tayo, Sir Loy, is kaning ato ang reservoir sa Barangay Perez, no? But aduna na po din siya linya nga ato apang gina-implement pa, no? So at least nalatay standby nga 1,300 nga mualalay sa mga existing na ito nga mga reservoir. Pero ang mas ma-enjoy din na ito ang impact sa project, no? Kung naanaputuyahang din niya. Additional. Oh, mga halimbawa, kung nahimo nang operational kini, mga boat na pa sa boat nini, 24 hours na ang tubig dito sa mga lugar nga karon nakasinati og kakulangon pa sa supply. Oh, yes Sir Loy, ang muna ang main objective gid nato ang luha ADB funds is to satisfy existing the customers, existing water users, no? So before pamanta mo ato expansion or other development dito sa urban waterless areas, ato sang i-satisfy ning nagkuan karon, no, gamit sa tuang tubig. So yes Sir Loy, no, sa tubag nimo nga makatubig na ba sila 24/7, hopefully with the completion of the LUA ADB na to nga mga project, Sir Loy. Within this year ba ni sir? Ang timeline nato sa kuan, ubay-ubay mo ni atong project, Sir Loy. Mudagan ni siya until next year, no? So, mula siya. Pero, once na natin mahuman, at least face by face, adunay mga areas nga makabinipisyo, Sir Loy. Klaro na to, sir. Kanyang sa magsaysay, ang source na inidihara sa magsaysay, no? Yes, production well na siya, Sir Loy. Mula siya itong makabinipisyo, 5 barangay, Sir Loy. Okay. No, katong Sumbak Junction, Kalaisan, Pasibulig, and the Magsaysay itself. So, maunay usa diha na isa na cluster ang masulbad pag once nga makumpleto na. Kaya na siya within this year na siya, Sir Loy. So, gawas ni ini, unsa pa itong laing ginamensyon ni mo? Ang production well sa Manubuan sa Makilala, which will address also water supply as Manubuan sa Matalam, sorry. No, maunay makatubag po sa supply sa Matalam. Aduna po tay dito sa Bulacanon nga production well nga mo'y makatubag tubag sa tubig diha sa Bulacanon, including parts of Talon-Talunan, Luna Sur, Luna Norte, Guangan, no? So mao po na siya makabenepisyo and San Vicente once nga makompleto. So gawas ni ini, katong mga nag-apply kani adto nga wala ninyo giaprubahan tungod sa kakulangon sa supply sa tubig, unsa ni nahitabo ron? Na may mga areas nga gi-consider, Sir Loy, no, nag-cease mga dato ang new installation katong wala pag ita naka-recover sa itong supply. So sa status na to karon, na may gi-consider nga pwede na namo i-cater, like for example sample ang Barangay Sibawans, Mateo, Padulong o Santo Niño, amo na silang gipang dawat karon, no, and napay uban nga mga areas, no. Kaya lang, we have to assess everything bago sila mag-apply. Kaya lisod kayo nga tawuran na itong tubig nyo, wala sila'y klaro nga supply. So, muna, usa sa mga
stages before the new installation, before natutawaran sila tubig, is ato yung tanaw na asa sila. So, sugod tong linog at October 2019, unya, grabing kadaot nga nahitabo sa inyuhang mga facilities. So far, sa kinatibukan, pila na ka-porsyento ang nabalik? O unsa ba, nisubra pa ba ang supply na to karon? Regarding sa 24 hours, sir, Lord, is to say nga na nalang yun, na stagnant ni sa 82 na unless ka maka kumpleto taong additional ng mga projects no for this year. So, at least, nalata din, sir, Lord, no, and the numbers are increasing as we go on with our projects, no. So, hopefully, with the conduit, with the completion of Blue IDB projects, maaari na to sub to mga figures nga 95 above, sir, Lord. Adunay activity karong March 24 ba? Para sa production well ba to di asa to dapita sa may Perez? Kwanto, sir, Loy? Reservoir to 1,300 cubic reservoir na namitwin reservoir de ang 1,300. So, kagabi or the past week, nag-leak test na ni. So, by 24, amo na na siyang i-operate, no? To at least mag-alalay sa existing na mga reservoir de ang 1,300 cubic meter po, sir, Lloyd. Okay. Sir, salamat kayo sa mga updates, no? Hopefully, wa na tayo madungong reklamo sa ato ang mga consumidores na wala sila supply sa tubig. Basi, inigabot sa panahon mo, change na po ng ato ang mga reklamo nang buto ng ilahang mga tubo tungod sa kakusog sa pressure. Pero hopefully, sir, Lloyd, no? Ang amo lang isa, namin experience ko as much as possible, maabot lang ito mo, sir, Lloyd. And we will try to address the issue. Salamat po kay Sir Gayon og may buntag sir. Salamat po kay Sir Loy. May good morning po. Makakatinig inyo nga nabati si Engineer Sandy Alquesa, ang ato ang Assistant General Manager sa MKWD. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:45 ng atong oras. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Makatinig alas 6:46 ng atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Ang mga proyekto usab diha sa 63 barangay nga kanhing miyembro o kanhing sakop, no, sa probinsya sa Cotabato nga naana karon sa Special Geographical Area o SGA sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kabalo po mga katinig kung diin nagahin og 1.8 billion pesos na takuha, no, alang lang sa pagpatuman sa mga infrastruktura pinaagi ni ining road network. Mas maayo nga atong siren kay kung imong tanawon matuman kining naasoy nga proyekto 1.8 billion pesos. Grabe na ka improve na kayo, no, ang mga lugar nga kaning sakop ni ining probinsya sa Cotabato nga nakaroon na sa BARM. Atong makahinabi mga katinig si MILG BARM Minister Attorney Nagiba Sinarimbo. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinabawan. Magandang umaga, Loy. Magandang umaga sa mga kababayan natin mula sa Kinabawan papunta sa dito sa Cotabato City. Opo, kung yung pakikinggan, nakakalula yung 1.8 billion pesos na inila ang pondo para sa pagpapatupad po ng mga infrastruktura, ano, sa 63 barangays na dating sakop ng Cotabato Province. So ano po ang plano sa pondong ito? Ito po yung nakalaan na infrastructure project natin. So, sinimulan na po yung construction yan kahapon.
Kasi ho na bid na itong mga projects na ito, and then kailangan nang simulan kaagad para matapos ng mabilis ng mga contractors yung mga road projects na to na na-identify na at na-bid na ho para ho mapakinabangan na ng mga kababayan natin na nandyan sa 63 barangays. So nakatutok yung naturang pondo na kalaan para lang sa barangay road network infrastructure? Tama yun, Loy, dahil nung nagsimula tayo kasama sa assessment na lumalabas ay isa sa mga pangunahing problema ng mga kababayan natin dyan ay yung kahirapan ng pagdala ng mga produkto nila magmula dun sa barangay nila palabas. Mm-hmm. So ang ginawa ko ay binigyan sila ng tig 1 kilometer noong 2020 na paved road. Ito ay sementado na para makonect yung mga areas na yun dun sa markets natin. So yung pondo na yun ay nabid na ho at na nasisimulan na ho yung pagko-construct ng mga roads na ito. Oo, kung ating titingnan ano, sa mga observation natin sa mga lugar na simentado na yung kanilang mga kalsada, ang bilis na lang paglago ng ekonomiya sapagkat madali ipasok at ilabas ang anumang mga produkto. So kailan po ang time frame nitong natura pong road network infrastructure project? Pali ho, mabilisan lang ho yan. Ang binigay ho na timeline sa kanila ay para 3 months lang yan para matapos nila kaagad. Mm-hmm. So nagsisimula na ho yung karamihan doon. So ang total ho yan ay 63 kilometers na sementadong daan. Sabay-sabay ito sa lahat ng 63 barangays, sir? Tama, Loy. Sabay-sabay ho yan. Awarded na ho yung mga projects na yan. Mm-hmm. Na nag-mobilize na rin ho yung mga contractors ng mga equipments nila at mga gamit nila. So nagsisimula na ho yan. Taga saan po mga contractor po nito? Marami ho. Hindi ko rin memorize yung lahat ng mga contractors. Pero karamihan ho dyan ay mga naka-base din dito sa atin. Ah, mga local? Opo. Kasi last year ho yan, bawat 2 kilometers ay 1 package. So yun ho yung clustering ng pagko-construct dyan. Opo. Kasi pagkakaintindi ho namin, hindi lang hanggang sa pagko-construct, ano? May inilalaan na pondo ang ating gobyerno, pati sa maintenance nito. Paano ho yung road maintenance niya? Sino mga kasiwa? Tama yun, Loy. So yung maintenance niyan ay, kung ito ay barangay road, after na matapos yung kalsada, ito turn over ho sa kanila para ho ma-provide nila yung maintenance doon sa mga kalsada na ito. So yun ho yung para lang doon sa mga road projects. Pero may mga iba pang nakalaan na infrastructure. Kaya kahapon ho ay isinabay na rin yung pagsisimula ng construction naman ng mga barangay halls na na-award na rin at na nabigay na sa mga contractors yung kontrata. So magsisimula na rin ho yun. So out of 63 barangay, ilan po ang barangay hall na itatayo? Ang naka-program sa kanila ay lahat ng barangays dyan. Mm-hmm. Ang ano na lang ay subject na lang yon sa inspection ngayon ng mga engineers natin kasi ang requirement natin sa kanila ay i-donate nila yung lupa na pagtatayuan para clear lang na ito ay sa barangay na. So pag natapos yun, mapaprocess na rin yung iba. Mm-hmm. Sir, pagkakaintindi ko, dito sa 63 barangay, yun na nga napag-usapan natin noon na mag-create ng mga munisipyo at panibagong probinsya ba yun? Ano pong update po ngayon? Nasa ang temporary na arrangement natin under sa administrative code, meron tayong kinonstitute na special geographic area dyan. Hmm. Yung pong special geographic area ay placed directly under the Ministry of the Interior and Local Government. So kami ho yung nag-administer ng 63. Aantayin ho muna natin na lumabas yung official na statistics dahil nagkaroon tayo ng last year ng census. Kasi ho sa census, pag-aralan ho natin kung magko-qualify ho sila ng mga munisipyo. So wala pa tayo ngayon? Nasa stage pa lang ng pag-aaral? Wala pa ho. Ang pinaka-importante sa ngayon, ang agreement sa regional government sa mga ministers ay bilisan yung implementation ng development projects sa 63 barangay. In the meantime, para ho maka-catch up sila
at maayos natin yung lahat ng importanteng infrastructure na kailangan mailagay doon sa mga barangay na ito. So kung mayroong mga gustong i-transact ang mga residente doon sa mga lugar na sakop na ng BARM, direkta na sila sa barangay at ang barangay naman ay diretso na sa inyo, wala, hindi na sa Cotabato Province. Opo, tama ho yun. Ang administration ay nasa amin. Pero may mga detalye pa, Loy, na pinag-uusapan natin with mga mother municipalities nila at saka ng probinsya. Ang kasunduan ho natin ni na Governor Catamco ay yung tulong na nanggagaling sa internal revenue allotment ng probinsya at saka mga munisipyo ay itutuloy lang nila yun na ibigay doon sa 63. Kasi technically, hindi pa rin naman binabawas ng DBM yung population at saka land area ng 63 barangay sa province of North Cotabato at saka doon sa mga munisipyo niya. So meron pa rin po silang allocation doon. Doon sa commitment naman po ng province ay tutuloy lang nila yung naka-program na sa annual investment plan nila dito sa mga 63 barangays na ito. Oh, kasi malaking tulong din yung era ng bawat barangay, kaya mas maganda, klaro. So this time sa Cotabato Province pa rin pala. Kailan po ini-expect na ito'y matransfer na sa BARM? Yung pong pag na-constitute ho kasi yan na separate ng munisipyo, saka siya totally talaga na ma-constitute na natin na labas doon sa mga dating LGU, so yung munisipyo nila at saka yung probinsya ng North Cotabato. So meron doon kayong kaming inaayos sa ngayon na circular, naka-first consultation na ho kami, and then we will move towards consulting yung mga mayors at saka yung province of North Cotabato para ma-issue namin yung circular para ho may guidelines yung lahat ng mga taong nagtatransact ng business din sa 63 kung paano yung process at sino yung mga tumipirma. Aha. Sir, maraming salamat po sa panahon binigyan ninyo sa programang Tinig ng Bayan. Magandang umaga po. Maraming salamat, Loy, at magandang umaga ho. Magandang umaga po. Makakatinig ninyong nabati si MILG BARM Minister Attorney Naguib Sinarimbo, no? So, at least, no? Kung imong paminawon, nakuas pundo, eh. 1.8 billion pesos nga road infrastructure project fund ang gigahin og nagsugod na kagahapon. Unta ma-implement kining tanan, no? Aron ma-enjoy na sa mga residente, especially ang pagpatuman sa farm to market road kung diin mas dali na ma-transport sa tuang nga makaigsuunan ang ilahang nga mga produkto. Kabaw mo ba mo mga katinig diha sa may pikit, no? Pikit Cotabato, kanang mga suok-suok ng mga lugar diha nga sakop na sa BARM. Kung nakasulod ko niya ng mga lugar, productive kayo. Pero kalalagi ang dakong problema, hilabi na sa mga panahon na sa mga pagbaha. No? Luoy ka itong mga kaigsuunan diha sa mga low-lying area. Kaya kadaghanan ni ining sakop sa BARM, mga low-lying area, basta bahaon gani, dakugin na nilang sakit sa ulo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Unang kadaghanang transportasyon sa mga taga-suok, kanang motorized bangka. O katong mga makina sa mga XRM, o ginahimong makina sa mga bangka, mga katinig. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:57 na. Ang pagkaguba sa mga mata o kung retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sa diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Hey, maya pa si Gwen. Nakatulo na kalawin. Apay na kong bay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimay mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, arundo na tayo kaduring igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton! Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel-
Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Dali inaayo ang hubag sa sampot ni Josephine Polga, taga Ginimanan, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur, kay iyang gihaplasan sa Yaki Liniment Oil o Gitumaran sa Yaki Herbal Capsule. Ang katong ni hubag na ako kay mapagtiki, niliman ko kalingkot, iimnan na ako Yaki Capsule, na yung gihaplasan ng Yaki Oil, naayo siya. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, isa ka minuto na lang nahabili na itong programang Tinig ng Bayan. By the way, kagahapon po, no, giaprobahan itong dugang pondo alang sa operasyon, no, sa Department of Education sa probinsya sa Cotabato, ilawom sa Provincia Local School Board, kung diin pilapon ka milyon ang giaprobahan. Ubay-ubay po ang pondo nga gigahin ni ini. Kung diin sumala pa ang pondo, gigahin sa Office of the School Division Superintendent ng Formal Education o alang sa sports. Og uban na ni ini sa naasoy nga pondo, mga katinig, ang pagpa-repair o rehabilitation, no, sa Boy Scout diha sa may makilala, no? 5 million pesos ang gigahin nga pondo alang niini, o doon na po gigahin nga 2 million pesos alang sa internet subscription alang nga to sa 280 elementary o secondary schools. Aha. Unya 2.5 million pesos ang pondong gigahin alang sa band paper lang, no, sa pagpadayon sa modular distance learning modality, mga katinig. Mao ni mga pondong gigahinan dito sa repair sa pati ang kwandain lahi po to alang sa Boy Scout, no, napailaing nga 5 million nga repair sa og rehabilitation, mga katinig, sa Girl Scout camp sa may Bulatukan, no, sa may makilala kong diin gigahin po ang pondo para sa trainings nga nasa 3.4 million pesos para sa BSP og GSP members, ha. 3.4 million pesos, million na itong ginaisgutan. Oy, good morning sa itong mga kadunay nga nagapaminaw, naka-online, kay Dudoy. Good morning, Dudoy. Kay Annabelle Ku, o kay good morning, Kuya Loy. Pa-shoutout naman po sa Saladan Family, pati po sa mga avid listener po ng Joy FM sa may Barangay Kamasi. Sa akong mga friends, sila Eileen Kumla and family, Ivy De La Cruz and family. Kay Gregorio Importante, Katunaw Family, sa mga sakop sa Puroka sa East Kamase. Thank you so much from Sofia Saladan Solomon. Good morning, Kuya. Paki-greet diri sa Puroka daw sila Silawan o kay Leonides o Esterlito Puway, Bernadette Jason from James Batitin Pua. Mga katinig, wala kita igong oras. Musunod ng alas 7 balita. Dagang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Akong partner na si Kabong Ponyo. Maying buntag! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood,
fishball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan.